Yeah, it's a Friday afternoon. So hot, hotter than the month of June. Kanta yun mga kagala, hindi yun tula. So magandang hapon ho sa inyong lahat. Ngayon ay, ito, time check tayo. Alas 3, jeez ng hapon. Tapos dito tayo sa may City Triangle, kung saan isa rin to sa parang natitirang ano no, lumang gusali sa area na to, sa may si Invecto pa rin ba to? Pwede no, parang si Invecto Extension. Ayan o, no, Recto. China Bank Savings Davao Recto Branch. Yan. Tapos, meron tayong kinuha lang dito. Meron tayong transaction na ginawa sa may City Triangle. Ay, sabi ko, City Triangle, parang akala ko ano, sa may Quezon City. Ayan pala, dito pala. Yan, City Triangle. At nakikita natin dito, lumang gusali. Old building. Pero hindi naman kalumaan talaga. Like siguro nasa mga siguro pinatayo to 2000. Year 2000. Mga ganun no. 2001. Same with ano, Aldivin ko naman nasa mga 90s yan. Di ba? Mga 98, 97. Oh, so hindi siya ano. Sa mga nasa Amerika na nakatira for 20 years so and 30 years. Baka hindi nyo na naabutan to, ano, itong City Triangle. Tsaka yung Aldivin ko building. Old. Okay, so ano nga pa meron sa video na to ngayon? Ito, pakita ko lang ho sa inyo kung anong ganap dito. Alas 3 ng hapon, uwian sa ng mga eskwela, estudyante sa Ateneo de Davao University. Yun, malaking ano yan eh, eskwelahan. Malaki yung kailang campus, parang occupied nila lahat yung ano no, buong area talaga, itong vicinity na to. Tapos hanggang likod nito sa may kalye rin na maliit, kapunta sa likod ng ano, Jacinto. So, meron tayo dito na ano nang ano, 10 years mahigit na ba in the making itong gusali. Papakita ko na sa inyo ha, ano meron dito, ano nakikita natin sa ating lokasyon kung saan meron to, merong ginawang ano, transaction. China Savings. Tapos kapag ano pala dito, kapag ngatong Biyernes ng hapon, ano pala siya, mas busy, no? Ayun malamang kasi uwian talaga yan. Yung iba excited ng umuwi kasi lingguhan silang umuwi sa kanilang bahay, mga barangay, kasi dito naka-dorm, dito nangungupahan, dito nag-stay para pumasok. Pero hindi pa siya kasing ganun ka ano, busy ang kalye na to dito. Compare mamaya mga alas 5. Alas 5 hanggang alas 6 yung talaga yung pinaka-bustling scenario, no? Pinaka-action pack talaga na scenery na makikita natin dito sa area, sa location. Kasi maraming ang mga estudyante dito na pupuntahan para mag-abang ng jeep. Sasakyan nila pa uwi. Nga pala, shout out natin si Ma'am Imelda, no? Hi, Ma'am Imelda. Mansfield. Yung kanyang location ay ano daw, parang boundary ng ano, ng Canada tsaka USA. May ganun pala. Sa bagay, ang Canada tsaka USA, di ba magkatabi lang yan. So, dun yung kanyang location. So, I don't know kung bago lang si Ma'am ano, Imelda na ano natin, no? Na-recruit. Na-recruit para manood ng ano, ng Gala the Explorer channel. So, magandang hapon no, sa inyo, Ma'am, or umaga o gabi, ko anumang oras dyan sa inyo ngayon. Kasi magkaiba tayo ng ano, no? Ng oras. So, dito sa Pilipinas, alas 3 ng hapon. So, malaking gusali itong ano, no? Compound itong Ateneo dito sa Davao. Ayan, City Triangle. So, tinawag siyang City Triangle kasi patriangulo siguro ang kanyang ano, hugis. Ayan. Tapos likod nito, ano, BSP. Boy Scout of the Philippines. Diba, ganda ng ano natin, no? Atmosphere. Cirrus clouds. Masali ng ano, Marco Polo and Avida Tower, na kung saan dati pala siyang live theater. Kasi ito, anong kwento dito? Bago ito naging Vivaldi Residences. Libot ko na, para ano yan eh dati? Parang bakanting lote yata, I mean hindi siya bakanting lote, parang bahay lang, no? Parang residential house or ano, lot, residential lot na feeling ko yan dati.
Tapos, basta hindi ko na masyadong ano eh, na ano yung nag-alala kasi hindi siya na-save sa aking memory. Kasi nga, malay, sino ba naman kasi ang mag-aakala, di ba? Sino ba ang mag-expect na magiging ano pala yan? Location pala or dyan pala itatayo ang pinakamataas na gusali ng Davao. Nang Mindanao, no? Hindi lang ng Davao. Malay ba namin, di ba? Malay ba natin? Kaya, yun. Kaya maganda nga na kahit paano, no, may magandang dulot din itong social media era and yung mga ano, technology natin, mga gadget, mga cellphone, no, mga Android phones. Kahit paano, eh, mayroon din pala itong ano, pakinabang, hindi lang pala puro mga kalaswaat or mga side effects, mga bad effects lang, no, ang may dulot itong ating dalang technology ngayon. Kundi, nakatulong din pala para mag-retain, no, para mag-save ng mga memories. Kasi hindi lahat ng mga information kaya natin i-save sa ating brain cells. Tama? Kaya, yun. Sa pamamagitan natin mga Android phones, pwede tayo mag-record ng mga scenario, mga scenes, and locations. Gaya na ito. Hindi natin na-record dati, 2006, no? Yun yung time kasi na-expose na ako sa lugar dito kung saan naglalakad, nagde-deliver ng mga pagkain, burger. Jollibee burger. Yun mga ginagawa ko dati. First job ko talaga yun, no? Magde-deliver ng mga pagkain ng ano, Jollibee sa Gaisano, South Illustre. Tapos, ayan, di ko ito na-record. Basta alam ko na ito, City Triangle, pero wala ako masyadong ano dyan, suki. Dito talaga sa may Aldevinco, yung mga may-ari, mga Muslim na may-ari ng mga butik, no? Na napakabait nila, Ma'am Yuli. Talagang may pa-kim-kim talagang piso, no? Keep the change kasi 24 ang burger. Regular yam. Tapos 25 binibigay. Sa akin yung piso. May ipon ko yung 10 piso. Ay, yung piso-piso na yun, eh. Mayroong bit-bit na 100 na burger. Lahat yun, keep the change, piso. Eh, meron ako 100 pesos. Eh, magkano ang sahod dati sa Jollibee per hour? 16. Ha? 16 pesos per hour. Pwede ba yun? Grabe, no? Ang liit lang pala. Pero siyempre, kapag bata ka, like 17, 18 years old, di mo pa kasi masyadong, ano yan eh, alintana yung magkano yung sahod. Ang mahalaga ay stepping stone. Kumbaga, no? Meron kang first job. Meron ka ng trabaho ba? Oh, so stepping stone para pag mag-apply ka na talaga sa pinaka-desired position mo talaga or desired company. So meron ka nang maisulat doon na maliban sa meron ka nang maisulat na character references, sino nga yung manager, tapos character references yung barangay captain na kailangan hindi siya related sa iyo, di ba? Oh, hindi mo siya kano-ano. Hindi mo siya relatives. Tapos yun, supervisor, mga ganun, no. Tapos sa pag na ito, meron ka na maisulat na experience, work experience mo kasi mahalaga yan sa Pilipinas. Hindi ko alam kung sa ibang bansa, ganun din ba? Basta sa Philippines, mahalaga talaga ang work experience, at least 2 years. Diba? Service crew, Jollibee, JE Foods Company. So, kaya itong lugar na ito, naalala ko to, City Triangle, pero wala ako masyadong suki. Doon lang sa may Aldevinco. Diba? So, ano kaya itong ano dito, mga gusali dati? Ano sa tingin nyo? May mga sinihan ba ito dito dati o wala? Basta pagkakaalam ko, parang itong Acacia, naabutan ko yan, no? Bata pa ako ng elementary. May mga kuya din ako naman kasi na parang pumupunta dyan, tapos yun, sinasama ako. Tama ba? Or dumadaan lang kami noon. Acacia, patalan yung Acacia, ha? Kung saan may mga ano yan, eh. Kumbaga, ano ito? Entertainment area. Entertainment ba yung ano, yung pangmasa lang na entertainment? Yung mga videoke, karaoke. Eh, kasi nagsimula naman kasi yung karaoke sa Pilipinas. Ano na eh, di ba? Mga late 90s. Late 90s to early 2000. Bago pa kasi nataro ng karaoke sa Pilipinas, meron na tayong tinatawag na VHS. Tama? Na yung tinutugtog, my, Delilah. Why, Delilah. So before, ayun na, I'm birding, tama, no? Mga classic ba, na mga tugtugan, mga araw. So yun yung mga pinapatugtog sa mga kapitbahay nating naglalasingan, no? Na umiinom ng ano, beer every Sunday. VHS, tapos yun, rewind pa yun. So yan yun yung Acacia. So yung Acacia na yan, 1950s, 40s, 30s, so anumang mga 19 yun, mga 19 purgatin. Eh, sabi ni mamang driver ng Route 4 na minsan ko nakausap na yan daw dati ay ano, paradahan lahat ng mga sasakyan ruta, no?
papuntang barangay ng Kalinan, Torilman, Buhangin, o kung saan-saan. Dito na yan lahat nakapila. So, itong Acacia na dato dati is ano siya, para siyang park. Para siyang maliit na park eh, na yun na nga, doon din naka, ano, tumatambay ang mga tao. Tapos dyan nakapark din siyempre ang mga sasakyan ng mga ruta. Nakapila, pilahan, yun. So para siyang terminal na parang informal terminal. So sino na nakakalala dyan? So panigurado, hindi to tatawagin na Acacia kung walang Acacia nakatayo dyan dati. No, for sure. Ngayon naman kasi kapag tinan natin, wala tayong makikita Acacia napuno dyan. Pero meron tayong makikita nga nalang mga mangga, yun. So ibig sabihin, Acacia siya kasi mayroong puno ng Acacia. So ano yan dati, Center of Entertainment. Tapos nung ako naman, nagtrabaho na ako. So naabutan pa namin na mag-inuman. Actually hanggang ngayon, meron pa rin tayo may dinibinig dyan na nagkakaraoke, nagbibidjoke, nagiinuman. Yun nga lang talaga, dahil nga sa ang Davao ay patagal na patagal, parang na ang tag nito, pakunti na pakunti yung mga entertainment bar, no? Or mga beer house. Kasi bawal nga mag-ingay masyado kasi kahit paano, residential yung area na yan eh. Residential area. Yung sa likod itong gusali na yan, likod niyan, may mga baybahay na kahit pa sabihin natin na semi-squatter or informal settler, pero ang mahalaga, mga tao pa rin nakatira dyan. So residential pa rin, no? May mga trabaho pa rin. May mga business na pwedeng ma-disturb or ma-distract sa mga maiingay na nagkakaraoke. So yun, Acacia. Yan, lumang lugar yan, no? So, panigurado, may mga memories din siguro kayo dyan na manumbalik, just in case lang na makita nyo tong vlog na to. So, baka mga kakilala nyo, mga kaibigan, dyan din na gano'n, no? Nagiinuman. Yan, no? So, si Kuya. Grabe, no? Kawawa yung mga gano'n, yung mga... yan, no? Kasi wala silang choice, no, kundi manghingi. Sa totoo lang, nakahangad yung ganun eh. Kasi kung ako sakali, naging ano, tawag nito sa kagaya nila, parang hindi ko alam kung kaya ko bang ano, manlimos or tawag nito. Kasi may ano, may kanya-kanya kasi tayong talent. So yung talent ko naman, grabe yung ano, ma-pride and ma-ego. Ego and pride. Which is hindi rin maganda, no. Kahit nahihirapan ka na, ayaw pa rin manghingi ng tulong. Pero sa ibang parte naman, parang yung ego tsaka pride naman, nakatulong din yan eh, para maging competitive ka, mas lalabas yung pagiging creative mo, di ba? Yung iyong pagiging madiskarte sa buhay. No? Kasi hindi mo talaga pipiliin na humingi ng tulong. Tapos lakala ka din sa may ali, sa ilalim ng Ateneo de Davao University. Mercury Dragon nga pala. Merong sikat na political blogger na defender siya ni Digong. Ngayon naman ay ni Marcos, no? Tapos hindi siya taga Davao. Dito lang siya na-assigned for 3 years yata, no? Nagtrabaho. Ano siya? Columnist. Talagang hindi niya makalimutan sa Davao is ano? Bulkachong. Tsaka to. Country's Fried Chicken. Kaya siya naging defender ng mga Duterte family. Talagang ibinuhas niya buhay niya sa pagsusulat ng mga magandang programa. At saka, yun, mga counter-attack din para sa mga kalaban sa politika noon, mga Duterte. Dahil nga nakatira siya ng 3 years sa Davao, na talagang doon niya makikita na grabe, napakaswerte ng mga taga-Davao na nagkaroon ng Duterte family. Kaya paano noon na sobrang laki talaga ng effort para baguhin ang Davao, no? At maiba from the rest of the world na syudad, no? Isipin mo na lang, may the one and only city sa Pilipinas na merong 911. Basta maraming advantage ang Davao sa ibang mga city na, yun na nga, na-enjoy ng mga Davawin yun, ng mga Pilipinong taga rito. So, yun lang, nakita ko lang kasi, nadaanan ko lang yung Country's Fried Chicken, CFC. So, yun yung pangbansang pagkain ng ano, Davao. So, tsaka yung Bulkachong. Tapos ngayon, kung sa Manila, meron silang Angel's Burger. So, dito sa Davao naman, Country's Fried Chicken. Yung mga tao, kumakain. Yun lang siguro mga hagala. At ako'y balik na sa aking kampo. Sinare ko lang sa inyo kung anong ganap, no? Anong meron. Delight naman tayo. So, shout out again kay Ma'am Imelda Mansfield.
So tama ho kayo, no? Night owl ho ako. Pero minsan-minsan, no? Kung hindi a night owl, basta nocturnal, ang tawag sa akin, si Mr. Nocturnal. Pero hindi naman ako talaga nocturnal pagka may trabaho naman talaga akong tawag na ito. Pag wala akong trabaho, sa araw, kumbaga hindi bugbog katawan ko sa trabaho, mga mabibigat, mga heavy na mga mga trabaho, no? Physical activities talaga ang required. So, hindi ako mapapagod niyan. Pagkagabi niyan, hindi ako masyadong maantok. Maantok naman. Ako naman ay may talent din naman. Kapag gusto kong matulog, nakatulog din naman. Hindi naman ako tipo ng tao na kapag kahit anong pikit ang gagawin, hindi makatulog. So, ako iba, no? So, may talent ako pagdating sa ganyang bagay. So, lahat ng mga ginagawa ko, nasa choice ko yun. For example, lala, yung mga ano nyo, yung mga request, di ba? At the end of the day, ako pa rin ang ano, ako pa rin yung masusunod. Kahit pa sabihin, kahit andam yung mga request, no? Mga request, mga, tawag nito, yung gusto nyo ipagawa, request. Request means parang paglalambing, kumbaga ba, na puntahan mo daw tong gantong lugar, pakipicture daw nito. So, ano yun, pasalamat ako nun kasi kahit paano, may trust kayo, no, sa akin na ibig sabihin na, yun, ang ganda ng ano, ginagawa ko kahit paano kasi nagre-request pa kayo, tapos pag binidyo ko, pinagbigay kayo ng request nyo, talaga nagpasalamat pa kayo, no? Na-appreciate nyo. Grateful kayo. Pero, hindi ibig sabihin niya na ako'y ano, no? Ako'y basta susunod-sunod na lang basta-basta. Tinitin ako muna yung aking time availability. Yung aking, kung okay ba, kung hindi ba ako mapapagod. Yung mga ganong ano bagay, yung hindi siya komplikado ba sa buhay. Wala ba akong makukompromisong mga lakad or wala ba makukompromisong content o kung ano pa man na ano, iko-compromise. Kung meron man, so syempre sorry sa mga request niyo, hindi ko yan mapagbigyan. Ang dami mga ano, ang dami mga na-disappoint na sa akin, no, ng mga subscribers. In fact, wala na, hiwa-hiwalay na nga, no, umalis na sa akin, hindi na sila nanonood, unsubscribe na sila. So ganoon naman talaga ang buhay, no. One loss, but thousand is coming. Kahit di ako nag-upload, hindi ko alam kung saan ang gagaling ang mga subscribers, kung anong content. Basta may mga latecomers, no? Kaya nga, wala, huwag tayong matakot na ano, mawalan. Kasi may darating dyan. May mga pang-ano talaga yan, may pampalit, no? Masakit man, siyempre, nakausap mo yung tao for like how many months, di ba? Nag-subscribe siya, kahit paano. Nakatulong din siya para mabuo yung content mo kasi request na ng request, pero lumating talaga sa time na nagiging toxic na, no, like para bagang ano, hawak ka na niya, parang siya na yung may-ari sa iyong buhay, ah, two in one. Hindi, kumbaga parang ano lang, kumbaga parang ang pangit lang kasi na ginagawa natin yung bagay na gusto natin tapos i-down lang ng iba, di ba? For example, pumunta ako ng ano, ng Governor Generoso, yung lugar kasi na yan, Governor Generoso tsaka yung Mate, ang ganda kasi na lugar talaga yan para sa akin, yung coastal view ba, yung area kasi dito sa Davao, di ba, meron tayong coastal view na coastal road, yung man-made kasi yun, eh. Pero ang coastal road kasi papuntang Davao Oriental sa may Sigaboy, Governor Generoso tsaka sa may Mati, ang ganda talaga para sa akin, no, saan ka makita ng ano, sleeping dinosaur, di ba, yung bangin siya, cliff talaga siya, napakataas tapos dagat, ang ganda kaya nun, ang gandang experience na mag-travel. Kaya kahit wala akong transaction sa Mati, kahit wala akong transaction sa Governor Generoso, kung medyo na bored lang din naman ako sa Davao talaga, like wala, boredom strike talaga, no, like wala na akong maibang maisip na gagawin ng mga bagay-bagay o na mapagkaabalahan o na may kabuluhan. So parang hindi naman sa ano, tawag natin ako'y na-depressed or ano, basta ano, ayoko lang talaga yung nasa bahay lang lagi, minsan nabuboard natin ako katambay, no. So gagawin ko niyan, sasakay ako ng bus para makapanood ako ng mga view, no? Mga provincial view. So ano ba yung mga pinakamagandang probinsya talaga na makikita ko yung view? So maliban sa Island Garden City of Samal, yun, Mati City din, tsaka Sigaboy. Tapos sa Sigaboy, for ano yun, eh, kumbaga parang first time ako maka-content nun dito sa channel. So ang ginawa niya is yun, parang tinurn down niya yung ano, yung content. Like example, parang ano ba, parang hindi ko naman tinanong yung kanyang opinion kung maganda ba yung ginawa ko o hindi. Ang ganun naman, simple lang naman. Kasi ako, marami din naman ako mga sinasubscribe din ng mga channel na may mga content talaga silang para sa akin walang kwenta. Hindi ko na pinapanood, parang ganun. Hindi ko na rin, parang hindi ako nagagalit. Parang ba't ka maiinis, di ba? Na hindi maganda yung content niya. nakikinood ka lang din naman. Kumbaga, pwede mo naman hindi papanoorin. Not unless kung binayaran mo siya para gawin yung ganong content tapos it turned out na hindi niya na-feed ang iyong mga needs, di ba?
tapos nagbayad ka, ang dami mong ginawang effort para sa kanyang gawing content. Tapos sa hindi ang kinalabasan ay hindi maganda ang resulta. So siguro yun, entitled ka na magalit, di ba? Pero sa point na yun, parang sabi ko, oy, dili na ilabay ko ya. Ako'y labay, we. So yun, ang nangyari, na-disappoint siya kasi nga daw pabalik-balik na ako sa Mate, tsaka doon sa Sigaboy, tsaka ang pangit naman daw ng lugar na yun. Wala nang sinabi sa lugar nila, ganito. So hindi ko napapanggitin yung lugar nila, ha. Sabi niya, kung mapuntahan mo tong lugar, mga ganon. So, yun. Thank you. At talagang tinopromote niya yung lugar niya. Pupuntahan din naman natin yun, di ba? In the right time, di ba? May tamang oras para dyan. Hindi kasi tayo pwedeng maging impulsive na decision maker, no? Sa mga ganyang bagay. Eh, okay lang. Sana kung sobrang dami ko ng pera, dami kong ano, na kahit hindi ko gagawin yung mga assignment ko, yung mga trabaho ko, wala problema kasi marami akong pera talaga, di ba? Hindi. So, kailangan pa natin i-consider financial, no? Mayroon tayo, afford tayo makapunta doon, bumiyahe. Walang problema yan. Mayroon ding oras. Pero syempre, magiging practical din tayo minsan sa pag-decision, di ba? Makakapunta nga ako doon. Kaya ko nga naman pumunta doon. Kaya kung gumastos, no, mayroon akong pera pang pamasahe back and forth, pang check-in sa hotel o ano man mga accommodations, pangkain syempre while traveling, di ba? Pero ang tanong, wala pa akong makompromise sa trabaho dito pagbalik sa Davao, di ba? Wala pa akong makompromise ng mga businesses, di ba? Syempre meron. So ayaw ko din na mangyari 'yon. So kailangan balanse lang, no, na may trabaho or may negosyo, tapos meron din tayong content, may vlog din. So yun eh. So at the end of the day, ulitin ko, decision ko pa rin ang masusunod, no? So maraming salamat sa mga nagre-request. Malaking tulong yan kasi minsan kami mga nagbablog, naboboarding kami. Ang dami naman pwede i-content pero minsan talaga na nakatayo rin ang utak. Like, hindi na nakatayo. O baka parang hindi gumagana ba? Na ano kayang gagawin ngayon? Ano? Kaya minsan, di namin alam yung content maganda ba o hindi. Basta kino-content lang din namin. So that's all for this video. Thank you so much. No, nag-explain na ako mahagala. Wala po kang, okay po ako. Hindi po ako makasabi, baka may ano sa mga ano ko diehard na sa mga ano ko diyan, mga sympathizer. Hindi naman ako nagagalit po, hindi naman po ako na bad trip. Wala, kumbaga ano lang, nasa tamang ano lang ako ngayon, nasa tamang mood para mag-explain, no, bakit may mga instances na baka hindi niyo alam, ha, na binablock ko sila. Oh. Kasi ano eh, parang sa akin toxic na sila. Hindi na sila healthy para sa community na like parang inuutos-utosan na tayo. Alam nyo yun. Request talaga. Gusto kayong request. Sobrang na-appreciate ko yun. Kasi ano nga siya, kumbaga parang nagmo-motivate nga sa atin niya na, uy, nabumangon. Oo nga, panahon nagbangon na ako. Parang nakatamad, ha. Parang gusto ko pang humilata. Pero, uy, request pala ni ano, ganito, ganyan, ganyan. Tsaka ako din, parang curious din ako sa sinasabi niya na may ganitong lugar daw dyan. So, hindi ko pa na-vlog yata yun. Puntahan nga natin nang malaman kung ano meron doon. Yung mga ganun, no? So, it motivates me so much talaga yung mga request ko ninyo. Kaya keep on flooding me a request and suggestions, no? Talagang ma-appreciate na dyan. Tapos yung mga corrections, okay din. Welcome din dyan. So, shout out kay Roche. Sir Roche, no? Kumusta ko kayo dyan? Kung saan ka man ngayon nanonood o ano. So, maraming salamat talaga sa yung mga brilliant corrections talaga, no? Highly appreciated and accepted. Bye-bye. Ingat!